Isang mapagpalang araw po, mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon, bagamat ganito po yung ating kalagayan. Patuloy po tayo nabibigyan ng pagkakataon upang magsama-sama sa pagbubulay ng kanyang mga salita at sa pag-alaala ng dakilang araw ng ating katubusan. At yan po ay ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, mahigit 2,000 taon na po ang nakararaan. Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ito po ang huling wika ng ating Panginoong Jesus bago po siya nalagutan ng hininga. Habilin. Ang paghahabilin po ay pag-uutos o pagkakatiwala ng isang mahalagang bagay sa kamag-anak, sa matalik na kaibigan o sa taong ating pinagkakatiwalaan. At kadalasan po, ang paghahabilin ay nagaganap kung ang isang tao po ay aalis, maninirahan sa malayong lugar o kaya naman ay bago siya mamatay. At ang nakalulungkot po, mga kapatid, marami po tayong mga kababayan ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19 na hindi na po nagawang maghabilin sapagkat sila po ay pumanaw sa mundong ito na malayo sa kanilang mga kamag-anak. Halimbawa po, tayo ay pinagbili na ng ating kamag-anak na maging tagapangalaga ng kanyang maiiwang malaking bahay dito sa Pilipinas dahil sila po ay magbabakasyon sa ibang bansa. Ano po ang gagawin natin dito sa kanyang bahay na ipinagkatiwala sa atin? Hindi po ba lilinisin natin araw-araw? Eche-check po natin. Tapos kapag may nakita tayong kailangan ng ipagawa, ito po ay ating ipagagawa. Gagawin po natin yung lahat para po yung pagtitiwala sa atin ng ating kamag-anak na ito ay hindi mawala. Kasi po naniniwala yung tao na yon na kaya po tayo yung pinili niya ay sapagkat mapapanatili natin yung kanyang bahay sa mabuting kalagayan pagkatapos niyang mamatay. Bago po mamatay ang ating Panginoong Jesus sa krus, may inhabilin po siya sa kanyang ama at ito po ay ang kanyang espiritu. Hindi sumuko si Jesus sa pagtupad sa kalooban ng ama. Hindi nawala ng pag-asa si Jesus kahit na siya ay nagdurusa. Hindi pa rin po nawala ng pananalig si Jesus sa kanyang ama. Ano mang pambabastos, panlilibak, pagpapahirap ang ginawa ng mga tao kay Jesus, hindi po siya nawalan ng pagtitiwala sa Ama. Kaya mga magulang at mga kapatid, huwag tayong susuko dahil si Jesus ay hindi sumuko. Natapos na ang kanyang misyon, ipinagkatiwala niya sa Ama ang lahat ng mangyayari sa kanya. Ama, bahala ka na po sa akin. Bahala ka na po sa mangyayari sa akin. Ito po ang ibig sabihin ng ikapitong wika. Nalilito po siguro kayo kung bakit kanina sinabi kong huwag susuko dahil si Jesus ay hindi sumuko. Ngayon naman po, sinasabi ko sa inyo na si Jesus ay sumuko na sa kalooban ng Ama at isinuko na rin niya ang kanyang espiritu. Ang ibig sabihin po ng salitang sumuko na ginamit ko kanina ay ang pagtalikod. Negatibong pagsuko. Ngunit ngayon ay positibong pagsuko naman ang tinutukoy ko. Pagsunod at pagtitiwala ang ibig sabihin ng positibong pagsuko. Iyon po, maaaring gamitin ang salitang pagsuko sa positive at negative na paraan. Bago natin isuko ang lahat sa Diyos, kailangan nating sumuko sa kanyang kalooban. Kaya kapatid, sumuko ka na. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, katulad ng pagsunod ni Kristo sa kalooban ng Ama. Hindi pinayagan ni Kristo na hadlangan ninuman o nang anuman ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Habang si Jesus po ay nananalangin sa halamanan ng Gethsemane, sinabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap, ngunit ang kalooban mo ang masunod at hindi ang kalooban ko.
Ito po ay pagsuko at pagsang-ayon ni Jesus sa kalooban ng Ama. Sa pamamagitan ng pagsuko, sumang-ayon si Jesus sa kalooban ng Diyos Ama. Noong sumuko ang Panginoon sa plano ng Diyos, hindi po siya nagreklamo, hinding-hindi siya umatras. Kahit na napakasakit ng pananakit na ginawa ng tao sa kanya, hindi po siya nawala ng pag-asa. Kahit alam na alam po niya o ano yung kanyang mararanasan, hindi po siya umatras sa kalooban ng kanyang Ama. Hindi siya nagreklamo kung bakit kinakailangan pa niya dumanas ng hirap at magdusa. Bagkus, inalay niya ang kanyang sarili ng buong-buo sa kalooban ng Ama. Naging masunurin po ang ating Panginoong Jesus kahit alam na alam niya ang kanyang hirap na daranasin. Kahit alam na alam po niya ang pananakit na gagawin sa kanya ng mga taong kanyang ililigtas. Hindi po siya nagreklamo. Ang Panginoong Jesus ay hindi nawala ng pag-asa kailanman. Sa huling wika ng Panginoon mula sa krus, ipinakita niya ang kanyang buong pagtitiwala sa Diyos Ama. Kung sa simpleng salita, ang ibig ilarawan ni Jesus ay, Ama, bahala ka na po. Natapos ko na ang pinagagawa mo sa akin, kayo na po ang bahala sa akin. Tapos ko na po ang aking misyon. Nagtagumpay po ako, Ama. Bahala ka na po sa anumang mangyayari. Buong pagtitiwalang inihabili ni Jesus ang kanyang espiritu sa Ama. Katulad ng karanasan ng ating Panginoong Jesus, kailanman ay hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Kaya't dapat manalig tayong lahat sa Kanya lamang. Walang binibigo ang Diyos sa mga taong nagtitiwala at nagpapasakop sa Kanya. Tapat po ang ating Diyos sa Kanya mga pangako sa atin. Kapag nakakaranas po tayo ng kabiguan, tinutulungan po tayo ng Diyos na manalig at magtiwala sa Kanya. Ang Diyos ay laging handang tumulong sa mga taong nabibigo. Kaya mga magulang at mga kapatid, ipinapaalala po sa atin ng Diyos na hindi po tayo nag-iisa sa panahon ng pagsubok. Ang Diyos ay kasama at karamay natin sa panahon ng ating mga paghihirap. Huwag tayong susuko sa mga pagsubok. Sa halip, isuko natin sa Diyos ang lahat kapag tayo nasa panahon ng pagsubok. Sa kabila ng pagdurusa at kamatayan, ang Panginoong Jesus ay hindi nawala ng pananalig sa Ama. Ipinapaalala po sa atin ni Jesus sa huling wika niya na kung sa tingin natin ay wala na po tayong mapagkakatiwalaan, nagkakamali po tayo. Sapagkat mayroon po tayong Diyos na mapagkakatiwalaan. Ano man po yung ating estado sa buhay, ang Diyos ay laging nandoon kasama natin. Nakikiramay at tumutulong sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang Diyos ay ang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ay kaisa natin sa bawat araw, sa hirap at ginhawa, at hanggang sa katapusan ng ating buhay. Ang 7th wika ay larawan po ng pagtitiwala at pagpapasakop. Sa Lucas 23:46, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, ay nalagot ang kanyang hininga. Binigkas ni Jesus ang unang 3 wika at pagkatapos po ay dumilim sa kalangitan. Ang mga sumunod na wika po ni Jesus, yung pang-4, ay binigkas niya sa dilim. Ang kanyang huling wika ay, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Pagkatapos mabigkas ito, ay nalagutan na po siya ng hininga. Sa pamamagitan po ng wikang ito, makikita natin si Jesus bilang larawan ng pagtitiwala at lubos na pagpapasakop
sa Ama. Ano nga po bang mensahe ng huling wikang ito? Una po, ang wikang ito ay kapahayagan ng katiyakan. Ang trahedya at malagim na bahagi ng buhay ng tao ay ang walang kasiguruhan kung saan mapupunta ang ating kaluluwa. Dahil dito, ang maraming tao ay takot na humarap sa kamatayan. Mga kapatid, takot ka bang mamatay? Ang huling wika ni Jesus ay nagpapahiwatig sa bawat isa sa atin na ang pagharap sa kamatayan ay isang maluwalhating sandali para sa isang mananampalataya. At yan po ay patotoo ni Apostol Pablo sa Filipos 1:21. Sabi po niya, "To live is for Christ and to die is gain." Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at ang kamatayan ay pakinabang. Kaya ang kamatayan po ay hindi ka natatakutan ng mga taong nananalig at lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon. Ikalawa po, ang wikang ito ay kapahayagan ng kapayapaan. Wala nang iba pang dako na maaaring pagtagubilinan ng ating kaluluwa maliban doon sa kamay ng ating Diyos. Ganito po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Isang dakilang halimbawa na dapat nating tularan. Tunay po na may pagtatagubili natin ang ating mga sarili ng lubusan sa Panginoon, lalong-lalo na po sa panahon ng mga krisis sa buhay at lalo na po sa pagharap natin sa kamatayan. Sa kapayapaang ito ay makakabahagi ang sinumang nagnanais na magpasyang sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. At sa ating pong pagtatapos, sa huling pitong pangungusap ng ating Panginoong Jesus, ay puspos ng katotohanan ng pagpapahayag sa atin ng kanyang tunay at malalim na pag-ibig. Sa pitong pangungusap po na ito, ay pitong mahahalagang larawan ang nakita bilang larawan ng ating Panginoong Jesus. Ang ating supreme example ay ang ating Panginoong Hesukristo na dapat po nating tularan at pamarisan. Sa 1 Pedro 2:21, sabi po, "Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan." Purihin po ang ating Panginoon. Ang huling pitong wika at ang natapos na gawain ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay naghatid sa sangkatauhan ng katuparan ng mga pangako at pag-asa dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po ba sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muli po, isang mapagpalang araw sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.